bunga na rin ang kakulangan sa tao. Sinasabing makakatulong ang pagbabalik ni Joe Devan sa Barangay Ginebra na umaming ito ang gusto niyang closure ng kanyang karera. Paglalahad naman ni Coach Jeffrey Carriazo, ibabalik nila si George King sa susunod na conference. Bunga na rin ang ipinakita nitong performance. Tahasan namang binatikos at tinawag na katangahan ni dating PBA Commissioner Nolly Iyala ang kasalukuyang format ng PBA. Hindi rin naiwasang ilabas ni Coach Yang Giao ang kanyang pagkadismaya sa nasabing usapin. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang pamamahinga ng halos 2 taon, muling sasalang si Joe Devan sa bakbakan na posibleng magpalakas sa Barangay Ginebra. Tanong, ano ang pakiramdam sa muling pagbabalik sa kupunan? Wala pa bang closure ang kanyang pagretiro sa PBA? Tutukan natin si Joe Devan sa report ni Kennedy Kaakbay ng ABS-CBN News. Sa pamamagitan ng lahat ng to, naibalik ako dito. Parang hindi totoo yung pakiramdam na pinagdadaanan ko ngayon. Ito yung closure na gusto ko at kailangan ko. Ikinararangal kong magkaroon ng ganitong pagkakataon. Okay, so nagbabalik si Joe Devan mula sa retirement. Pag-usapan natin ang sinabi niyang closure na gusto niya at kailangan niya, di ba? Obviously, hindi siya satisfied sa pagre-retiro niya. Gusto niyang masundan ng mga ginawa niya dati at ngayon, eto na siya ulit. Actually, malaking tulong ang maibibigay niya sa Barangay Ginebra. Wala kasi si Jamie Malonzo, wala rin si Jeremiah Gray. Tapos, dadaan sila sa crossover quarterfinals. Dito sa quarterfinals, best of 5 po yan. Kalaban nila yung Meralco. Aminin man natin at hindi, mabigat ang laban nila sa Meralco kahit andyan si Justin Brownlee. Patulad kasi na na-discuss natin sa isang video, may hangover pa sila or yung Meralco sa All-Filipino Cup. Sila ang champion doon. Tapos may unfinished business pa si Allen Durham dito kay Justin Brownlee. So ibig sabihin, bukod sa inspirado yung Meralco or bukod sa mapanganib ang Meralco sa ngayon, gigil si Allen Durham na bawian si Justin Brownlee. Kay Joe Devans pa rin ha, kung tutuusin, hindi na ganung katindi ang iniwan niyang stats dito sa Ginebra. Nagtala kasi siya ng 2.4 points per game po yan sa loob ng 18 games sa kanyang huling season dito sa PBA or sa Barangay Ginebra bago siya nagretiro. Pero pwede pa rin siya maging threat sa kalaban once na mabigyan ni Coach Tim ko na exposure at makuha niya yung kanyang kumpiyansa. Kung tila sabik na si Joe Devans na makabalik sa Barangay Ginebra, ibinunyag naman ni Coach Jeffrey Carriazo na posibleng pabalikin nila si George King sa susunod na conference. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Jeff sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Konsiderasyon talaga yan. Titingnan natin kung paano ito mangyayari. Pero muli, masaya kami kay George. Kung anong nararamdaman niya sa atin at sa Pilipinas, ganun din ang nararamdaman natin sa kanya. We look forward to working together with him even more. Parang inaasahan na naman natin to kasi sobra yung pinakita niyang performance eh. Okay, sabihin na natin na wala nang bearing ang laban ng Reynolds Saints sa Blackwater dahil pasok na sila sa quarterfinals. Kaya nakagawa si George King ng 64 points. Pero hindi lang yun ang dapat natin tingnan. Siguro mas maganda kung sisilipin din natin ang naging lagay ng Blackwater mula nung pumasok si George King sa kanila, di ba? Yung simula kasi ng Blackwater, 0-3 kagad sila doon. Pero nung dumating si George King, nagtala sila ng 5-5 win-loss record po yan. Ibig sabihin, 5-2 ang record ni George King dito sa Blackwater. At muntikan pa silang makapasok sa quarterfinals, ha? Natalo lang sila sa quotient. Kaya nalaglag sila doon. So kung maaga nilang nakuha si King, baka iba yung naging kampanya ng grupo ni Coach Jeff dito sa PBA or dito sa Governor's Cup. Yan siguro yung tinitingnan nila ngayon. Yung posibilidad na dalahin ni George King ang team sa susunod na round sa pagsabak nila sa Commissioner's Cup. Habang malaki ang posibilidad na ibalik ng Blackwater si George King sa susunod na conference, binatikos naman ni dating PBA Commissioner Nolly Iyala ang kasalukuyang format ng PBA kung saan posibleng magbanggaan sa semis ang Rain or Shine at TNT na parehong nangunguna sa torneo. Ayon sa kanya, isa itong malaking pagkakamali. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si dating PBA Commissioner Nolly Iyala sa kanyang official Twitter or X account. Isa na namang malaking pagkakamali ng PBA Commissioner's Office. Paano magkikita sa semis ang dalawang nangungunang kupunan sa format ng grupo? Nasaan ang insentibo para maglaro ng maayos sa group stage? Simpleng katangahan. Mahalaga ang maliliit na bagay sa pagpapatakbo ng isang professional na liga. Grabe, no? Katangahan talaga. Well, parang kung titingnan mo talagang mabuti, parang nabaliwala yung insentibo na manguna ka sa standing. Bakit nga ba? Eto siguro sinasabi nila dyan. Kung nakikita natin, yung TNT, kalaban nila yung NLEX. At yung Rain or Shine, kalaban nila yung Magnolia. Ang problema, pareho silang nasa iisang bracket. Meaning, kung manalo ang TNT at Rain or Shine sa mga kalaban nila dyan, sila kaagad na maghaharap sa semis. Sila yung top 2 teams, pero maghaharap na agad sila dito sa semis pa lang. Hindi na nila naiwasan ng isa't isa, di ba?
Siguro sinasabi nila is dapat sana nasa ikalawang bracket man lang ang rain or shine para maiwasan muna ang posibleng pagharap ng dalawang top 2 teams. Parang ang dating kasi nun, wala nang nakuhang insentibo yung dalawa or hindi nakuha yung insentibo na maiwasan muna nila ang kapwa ng ngungunang kuponan. Ang hinaing ni dating PBA Commissioner Nolly Ayala ay hindi lingid sa kaalaman ni Coach Yang Gao. Ayon sa kanya, dapat itong muling pag-aralan bagamat aminado siyang wala nang magagawa sa kasalukuyan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Yang sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Sa akin naman, it could have been any team na parang although parang na-disincentivize mo yung number one. Dapat, kapag number one ka, medyo yung path mo sa finals mas madali kasi pinaghirapan mo yun eh na hindi nangyari ngayon. Dapat pag-aralan nila commissioner saan sila nagkamali at i-correct nila yan. Ngayon wala na tayong magagawa. Mali na eh. Medyo mabigat talaga, di ba? Kung titingnan mo talagang mabuti, hindi na-accredit yung pangunguna ng isang team dito sa standing. Ang bigat kaagad ng kalaban niya sa semis pa lang na dapat naiwasan kung mas tama ang format na nagawa ng PBA. Hindi naman tayo expert pero makikita mo talaga yung sinasabi ni Coach Yang at ni dating PBA Commissioner Nolly Ayala dito sa issue. Tapos ang mabigat dito, hindi na pwedeng baguhin kasi andyan na. Hindi na siya pwedeng mabago ata sa ngayon. Naayos na nila, no? Kung ano man ang correction siguro na magagawa nila dito sa format na nandito, magre-reflect na lang siguro yan sa mga susunod na conference. So, good luck na lang siguro kay Coach Yang at sa TNT na rin ni Coach Chot Reyes. Kasi isa rin yung TNT sa mga nangungunang team pero dadaanan din niya ang dadaanan ng grupo ni Coach Yang Gao. So guys, maraming salamat.